Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome again sa ating malakas yung background audio natin. Okay, so once again, good afternoon sa ating mga audience, live viewers. Welcome sa ating channel. Ang topic na ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa subject na personal identification. Okay, ang core of the subject matter is all about the fingerprint. Okay, fingerprint system of identification. Ngayon, ang topic natin ay tungkol sa pipelines and delta of our fingerprint. Okay, so hintayin lang natin ng kaunti yung ating mga audience para maki-participate at makibahagi sa ating isinasagawang online discussion. Kung may mga katanungan kayo o mga bagay na gusto nyong linawin base sa ating tinatalakay ay you can type your question dito sa ating comment icon para kung sakali man na mabasa natin ay may bigyan kagad natin ng kasagutan. Gayon din yung ibang concerns ninyo na hindi natin nababasa sa messenger, okay? Queries, suggestion o kaya anything that you want to say, you can have your message to us through the comment icon below. Ayan. So once again, ang topic natin ay tungkol sa type lines and delta of our fingerprint. At mayroong activity sa laboratory manual ninyo dito sa activity number 8, activity number 9, and activity number 10. So tatalakayin natin yan at aalamin kung paano nga ba ito sasagutan. Alright, so let's start for our topic for today. Sabi dito, when we interpret fingerprint patterns so that we can specify whether they are arches, loops, or whorls, we must first look for and establish the boundaries for the pattern. So ano raw ang mahalaga para ma-identify natin kung whorl, loops, or arch ang isang fingerprint? Kinakailangan nating ma-establish yung boundaries. Okay? Boundaries of the pattern. Okay? So dito sa fingerprint na ito, makikita ninyo, sa palagay nyo, nasaan yung kanyang boundaries? Okay? So that's why when you are going to print your fingers, you must do it in a roll impression. In a rolled impression, I should say. Kailangan nakaroll ang pagprint ninyo para makuha yung boundaries. Makuha dito sa part na ito, makuha rin dito sa part na ito. Okay? So, yan ang alamin natin ngayon hapon, the boundaries of our fingerprint pattern. Pattern area. The pattern area of a fingerprint is that part which lies within the area surrounded by the type lines. It is the ridges inside this area which we study in pattern interpretation. Okay, so mahalaga na ma-establish natin yung pattern area kasi dito yung main concern ng isang estudyante na nag-aaral sa pattern interpretation of our fingerprint. Okay? So, kung makikita ninyo dito sa larawan, ang pattern area ay yung area na napapaloob dito sa type lines. All the ridges inside the pattern area are the main concern for pattern interpretation. Okay? So, ito yung pattern area. Tinanggal lamang yung mga ridges dyan. Kung papansinin, ganito yung ating fingerprint. Sa loob nito, ito yung tinatawag nating pattern area. Okay? Para makuha natin yung pattern area, kailangan makuha natin yung boundaries. Ito ay kalintulad ng isang lake, okay, lawa. At sa lawa, mayroon tayong river na nagdudugtong sa lake. At hindi maiwasan, malimit, sa harapan ng river, nagkakaroon ng soil deposit. Ang tawag natin dyan ay delta. Dito hinango yung
tinatawag nating type lines at pattern area dito sa natural formation ng lake, river, at saka yung soil deposit in front, which is what we call delta. Okay? So dito, once again, dito natin hinango yung idea dito sa ating fingerprint. Okay, so para sa mas malinaw na larawan, nandito yung pattern area. Yung area na napapaloob sa boundaries of our fingerprint pattern. Nandito kasi yung subject of our interpretation, subject of our examination. So para makuha natin yung pattern area, kailangan mahanap natin yung boundaries of our fingerprint. Okay? Ito yung tinatawag nating type lines. Ano nga bang ibig sabihin ng type lines? Type lines are the basic boundaries of most fingerprint patterns. Bakit most? Kasi hindi naman lahat ng fingerprints may boundaries. Walang type lines yung arches. Ang may type lines lamang, loops at saka whorl. Kaya sabi dito, most, kasi hindi naman lahat. Okay? Except lamang dito kasi di yung arches, yung plain arch at saka tented arch, wala tayong makikitang type lines doon. Okay? They are formed by ridges which run parallel, starting from the lower corner or corners of the pattern and flowing inward and upward towards the edge of the pattern area, where they diverge or separate, then surround or tend to surround the pattern area. Liwanagin natin yan. Okay, tingnan natin tong one. Hindi masyadong malinaw to. Ayan. Ito para kwan. Pansin ninyo. Okay? So, do not expect in your fingers na makakita kayo ng ganitong kulay. Ano? For purposes of illustration, kinulayan lamang ito. Itong mga ridges na, itong ridges na dalawang ito, these are what we call type lines. Okay? Balik natin. Dito. So, kayang-kaya nyo bang hanapin yung type lines dito? Okay? Yung namarkahan ng letter X and letter Y, okay? These are the what we call type lines. Okay? So, kung susundan nyo tong letter X na ito, tong ridge na to, papunta doon hanggang sa makarating ka rito. Okay? Ganon din yung letter Y, kung susundan mo yan, hanggang sa makarating ka rito. So, lahat ng ridges na napaloob sa X and Y or pattern area, X and Y or type lines, ang tawag natin dito ay pattern area. Okay? So, ridges that surround the pattern area are what we call type lines. So, dayon. Okay? Run, ito yung mga keyword natin. Run parallel. Ano bang ibig sabihin ng run parallel? Medyo mahirap pa explain ito ah. Okay? Two ridges ba nakalagay doon? They are formed by ridges. Okay? Formed by ridges. Okay? So, two ridges run parallel. Yan. So, they are running together like a river bank. Okay? Running together. So, kailangan hanapin nyo yung dalawang ridges niyan sa inyong fingerprint pattern. Running parallel. Then, saan na yun? Starting from the lower corner or corners of the pattern and flowing inward and upward. Tingnan nga natin kung inward and upward. So, letter Y, running inward. Letter X, running upward. Yan. So, ang tawag natin dito sa point na ito na kung saan sila ay nagkahiwalay ay tinatawag ting point of divergence. Okay? The point when the two ridges separate. Okay? Dito yung party na dito. Dagi may sa gawin, nagpangaton, yung may sa agpababa. So, that is what we call point of divergence. So, type lines are two ridges running together. Then, suddenly, separate. One going upward and the other one
going down. Okay? So susundan mo lang yung dalawang ridges na yan. Ito yung tinatawag nating type lines. Okay? Type lines like our now, type lines are like other friction ridges. They are not always continuous and unbroken. Do not expect na lahat ng type lines dire-diretso. Yan ang ibig sabihin. Okay? May mga type lines kasi na putol-putol. Okay? Tignan natin to. Okay? Tignan natin tong dalawang ridges na ito. Okay? They running together. The other one going down and the other one going up. Pero mapapansin nyo, naputol siya. Okay, ano na ngayon ang gagawin natin? Continue your tracing below. Ito yung kanyang continuation. Okay? Kaya kung naputol dyan, huwag kang mag-stop dyan. Diretso mo dito sa baba. Kung naputol ulit, diretso mo sa baba. Okay, ganun din. Okay? Dito sa part na ito, dito ka sa out, magtuloy, hindi sa loob. Okay? Pag kuminto dyan, dito yung susunod, hindi doon sa loob. Then, ganoon din dito, tumigil, saan mo itutuloy, sa baba o sa taas? Tutuloy mo sa taas. Okay? Yan. Para makontinue. Para makuha mo yung type lines hanggang dito sa parte na ito. Okay? Sundan mo lang yung linya na yan. Kung naputol, take note, continue to the upper ridge. Dito naman, continue to the outer ridge. Yan. So, yan ang type lines. When can a bifurcation be considered as a type lines? The two legs of a bifurcation will serve as a type lines when it opens towards the core, but it should be so far outside the pattern area that the legs of the bifurcation run parallel some distance before they diverge. Huwag kayong magkakamali dito. Yung ibig sabihin, bifurcation. Okay? Ito ba ang magiging type lines natin? Sabi dito sa role natin, bifurcation will serve as a type lines only when it opens towards the core. Tingnan natin. Open towards the core ba? Okay, and yun yung core. Okay, open towards the core, yes. Pataas yung isa, pababa naman yung isa. Okay, next. It should be far outside the pattern area that the legs of the bifurcation run parallel some distance before they diverge. Tingnan natin. Are they running parallel? The two ridge, the fork of the bifurcation running parallel? The answer is no. Okay? Nung nag-bifurcate, diretso na, separate. Hindi ito pwedeng maging type lines. Baka isipin natin, sir, ito yung type lines, so pababa yung isa pataas, mali. Kasi take note, this is a bifurcation. Pwede rin ito kung sakali sana na yung dalawang ridges na ito run parallel. Kaya lang, hindi naman run parallel, kaya hindi ito pwedeng maging type lines. So, ang type lines ng fingerprint pattern na ito, itong naka-red. Yan yung kinuha nilang type lines. Hindi pwede itong bifurcation na ito. Hindi pumasok sa rule. E paano dapat kapag bifurcation? Kaya ganito dapat. Tingnan nyo itong bifurcation. So, single ridge, then create a forks running parallel. Then, after that, they separate. Ito, pwede itong maging type lines, itong bifurcation na ito. Pwede itong maging type lines. Bakit? Because they are running together. Okay? Kung kumpara mo naman ito kanina, oh, walang kwan pagkakataon na sabay silang lumabas. Okay? Dito kasi nung lumabas yung dalawang fork, nagsiwalay na kagad. Kumpara dito, nung lumabas yung dalawang fork, hindi pa sila nagkaiwalay. Sabay pa silang tumakbo hanggang sa makarating sa point of divergence. Point of divergence, yung isa pababa, yung isa pataas. So, ito ay acceptable as type lines. Okay? So, ganito ang makikita natin
sa loops. Okay? Pero yung world, hindi ako nakapagbigay ng kwan dito eh. Hindi ako nakapagbigay ng figure dito. Dalawa yung typeline sa world. Tingnan nyo na lang sa notes ninyo. Ay advice pala sa lahat na since hindi sapat yung oras natin para talakayin ang mga bagay dito sa subject nito, I advise you to secure a copy of your materials, reading materials, handbook, pop sheets, and i-compile ninyo, then that will serve as your review materials. Huwag nyong hayaan na matapos ang isang subject na wala man lang kayong naipong review materials. Okay? Yan ang tinatawag nating investment. Gumastos ka ngayon, balang araw, mababawi mo rin ang magastos mo kung i-invest mo ito. Okay? Sa bagay na sigurado kang babalik. Okay? Yung libro ninyo, hindi yan tinatawag na liabilities. Assets ang mga libro. Okay? Ito yung gabay nyo para pumasa sa board exam. So, sacrifice. Kung kaya nyong magpalod ng inyong cellphone, 50 pesos a week, okay? Sacrifice also to secure your reading materials. Para kahit hindi natin madiscuss, at least mabasa ninyo. O kaya kung magre-review na kayo later on, mayroon kayong gagamitin. Okay? So that is my little advice to everyone. Okay? Walang estudyante nagra-graduate na wala man lang reading materials. Lalong-lalo na wala. Sa mga elementary high school kasi, gumagamit sila ng blackboard. Okay, nangungupya sila sa blackboard. Pero sa college, we will not going to do that. It takes time kasi. Kaya have your own reading materials. Secure copy o kaya magpa-xerox kayo. Basta ang importante, meron kayong gagamitin. Okay, so kung wala kayong tanong dito sa type lines, let us proceed to delta. Okay? So before we proceed to delta, please type the word type lines para makita natin yung ating mga audience. Type the word type lines. Okay, type lines ang keyword natin. Type the word type lines. Ayan. So si Mera, si Deo, si Jericho, ayan, si Bitana, alright. Okay, type lines. Okay. Very good. Let's proceed to deltas. Be serious kasi yung fingerprint ninyo, okay, you will going to print again in a fingerprint card, then hanapin ninyo yung type lines at saka yung delta and 4 after we discuss this. Okay, so i-print ninyo yung 10 fingerprints ninyo, maliban na lamang kung may amputated finger. Meron akong dalawang estudyante, kulang yung fingers ng kanilang kamay eh, na amputated. Okay, legibly para mahanap ninyo yung type lines at delta. Gagawin natin yan later on. Punta muna tayo sa delta para makompleto yung subject na matter natin. Ano naman tong delta? The focal points of fingerprints classification, also known as, take note, fingerprint terminus. Okay? Fingerprint terminus are what we call focal points. It is referring to delta and the core. Okay? Anong ibig sabihin ng delta? It is a point on the first ridge formation located directly at or in front of and nearest the center of the divergence of the type lines. Okay, hindi mo mahahanap itong delta kung hindi mo unang makikita yung type lines. So ang unang mong hanapin sa isang fingerprint ay yung type lines para makita mo yung delta. Sir, nahanap ko na yung type lines. Ito yung type lines ko. O yan, very good. Saan yung delta? Basahin natin. Delta is located directly or in front of and nearest the center of the divergence of the type lines. Anong ibig sabihin ng divergence of the type lines?
Kapag sinabi nating divergence of the type lines, the part of the ridges that running parallel going to separate. One is going up, the other one is going down. Kaya ito yung tinatawag nating divergence. Di parte nga agsina, di duwa nga ridges nga ragijayan. Tiawag tayo, jacket, divergence of the type lines. Okay, tingnan natin to. So, running together, then after that, they separate. One is going up, one is going down. At the part na kung sila, at the part na kung saan sila ay maghihiwalay, ito yung top, ito yung area na kung tawagin natin ay point of divergence. Okay? So, hanapin mo yung point of divergence, saan sila naghihiwalay, dito. Okay? Dito. That is the point of divergence. At dito rin sa party na ito, makikita yung ating delta. Tingnan natin. Ayan. Walang clear eh. Yan, para makakuha natin mas malinaw. Okay? Taghanap tayo ng figure to fit our definition. So, these are the type lines, yung letter T, running together. Then, naglagay tayo ng imaginary line. Sir, oh, magkasta na yung fingerprint ko, baka ko na yun. No, walang ganito. Itong linya na ito, inilagay ko lamang ito bilang signpost ninyo para makita yung point of divergence na sinasabi ko. Okay? This is the point of divergence. Ang first ridge na makikita dito sa harap ay tinatawag nating delta. Okay? So, lahat ng ridges dito na makikita, no? Hindi naman lahat. Okay? Mamili ka lang kung marami. Ano? Mamili ka lang kung marami. Tatalakay natin mamaya. Basta kung may makita kang ridge dito sa bunganga ng type lines, tinatawag natin yung delta. Okay? Balik tayo. The term delta is an old Greek word. The original English meaning of the word letter, the original English meaning of the word refers to a deposit of earth on the mouth of a river. Kung nakapunta na kayo sa kwan, sa dagat, di ba? Yung Banawang, kung natayo dayay. Okay? Yay, nagsilpuan ti bye-bye King Karayan. Papansin nyo, yung tingnan na. Okay? Tingnan natin ito. Yan. At that deposit of soil dito ay by nature lumalabas talaga yan, by nature talagang hindi nga natin ma-explain kung bakit merong lupa in between the river and the sea. Okay, yinag tipunan di Karayan kin bye-bye at dalata daga nga maporma dito yung banda na to. Ito pala ang tawag natin pala dyan ay delta. Dito hinango yung salitang delta at in-apply sa ating fingerprint. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng delta. Saan na yun? Yan. Refers to a deposit of earth or deposit of soil at the mouth of a river. Doon hinango yung salitang delta. Meron tayong iba't ibang klase ng formation ng ating mga deltas. May bifurcation, may dot, may ending ridge, short ridge, converging ridge, at a point on a long ridge. Okay, tignan natin ito mamaya. Roles governing the choice between two or more possible deltas. Sinabi ko nga kanina, kung minsan hindi lang isa ang makikita natin doon. Merong dalawa o tatlong ridges in front of the divergence. Ngayon, sa tatlo o masigit pang ridges sa area na yan, ano ang pipiliin mo para maging
deltas mo. Sabi dito, a bifurcation may net facilitated as delta if does not open towards the core. A bifurcation should be the first ridge formation in front of the divergence of the type lines and it must be open towards the pattern area. Pwede natin itong gamitin delta if runs, ano sinabi dito? If it opens, couch in a negative term kasi ito, kaya medyo mahirap intindihin, ano? It opens towards the core. Okay? Open towards the core naman ito, well, no issue. So, this can be our delta. This point, hanya dito'y bifurcation mismo. The point, pointing the arrow is our delta. Dito ka mag-uumpisa sa pagbibilang sakali mang magbilang na tayo sa mga ridges from core to delta or from delta to core. Bibilangin kasi natin yan later on. Okay, malakas yung ulan sa labas. Ayan. When there is a choice between two or more possible deltas, the one nearest to the core be selected. Okay. Ito yung type lines natin. Meron tayong dalawang pagpipilian. Isa dito yung bifurcation at isa naman dito yung dot. Okay? Sino sa kanilang dalawang pipiliin mong delta? Sabi dito, the one nearest to the core. Maliban na lamang kung ang delta na yan ay bifurcation. Tingnan natin. When talagang wala, hindi na tayo magkaintindihan dito, ano? Bilisan na lang natin to. Okay, hindi nakalagay sa ating slide. Pero ang gusto nating i-emphasize, aside from the fact that nearest to the core should be selected as a delta, except if one of them is a bifurcation. Kapag bifurcation at that ang pagpipiliin natin, o other ridges, always choose the bifurcation as your delta. Okay? Halimbawa, dito sa type lines natin, in front of it, dalawang pagpipilian natin, isa ay bifurcation at isa naman ay other kind of ridges, always choose the bifurcation as your delta. That is the rule. Okay? This should not be choices. This should not be your choice to be the delta kasi may bifurcation. Okay? Always select the bifurcation. That is one rule. When there are series of bifurcation opening towards the core, the point of divergence of the two type lines, the bifurcation nearest to the core is chosen as the delta. Okay? Ito yung type lines natin. B at C. Ngayon, itong A, bifurcation, dalawa. Okay? Sino sa dalawang ito ang magiging delta mo? Sabi sa role, the bifurcation nearest to the core is chosen. Okay? So, dalawang pagpipilian, ang piliin natin yung mas malapit sa core. Ito yung core, ito ang mas malapit, kaya ito ang magiging delta natin. Okay. Okay, so ito naman yung short ridge. Hindi dito yung delta. Yung delta yung pinakamalapit sa point of divergence. Ito yung delta. Dito sa dulo ng short ridge na ito. Okay? Malapit sa point of divergence, yan ang delta mo. Okay? Ito naman isa, yun. Ito naman delta mo sa dulo. Kasi ito yung point of divergence. Hangar ating baba, naking nga to. Have you seen the difference? Oh. Datoy, yibaba. Kita mo yung may kadwa, datoy yung nga to. Okay? Tirol kami dita, nunyat yas si Doug. Ayan, the point of divergence, yun ang magiging delta mo. Okay?
Hanya dito yung baba. Ayan, ijay. Okay. Then, another. Bifurcation as your delta. Yan, dito naman yung delta, hanya ijay, no? Dito sa point of divergence. Ayan. So, that is the delta. Okay. Delta again. Okay. So, dito, hangadyan mo na. Dito, eh. Baba na. Okay. Pansinin ninyo to. Wala kang makikita ang delta dito, ano, range. Kasi malinis. Ito yung type lines mo. Pero sa point of divergence, wala kang makikitang ridge dito. Okay? Ang kukunin mong delta, ito, dito sa long ridge na ito, dito sa gitna, ito yung magiging delta mo. Okay? Wala kasi dito. Kaya, no choice, punta ka na lang dito sa part na ito. Ito ang magiging delta natin. Yan. Okay? Okay, another. Ito yung delta. Okay, so that is how we will going to find the delta of your fingers. Tandaan nyo, always look first the type lines. At the point of divergence, doon nyo makikita yung delta. Okay, so after that, punta na tayo sa core later on. Hahanap naman tayo ng core. Nahanap na natin yung delta. Next na hanapin natin ay core. Next meeting, tatalakay naman natin yung mga roles pagdating sa core. So, ano bang gamit ng dalawa na yan? Kasi dito, kapag nagkaroon tayo ng ridge counting, ikukonnect mo itong core sa delta, lahat ng ridges touching our imaginary line will going to be counted. Yun ang purpose. Kailangan makuha natin yung delta at saka core para makuha natin yung ridge count niya later on. Okay? So, pagkatapos nating talakayin itong core, ready na tayo for an exercises of printing again your fingers, then locate the delta, the core, and the type lines. Okay? That is our another exercises. Hindi kasi ito napasama sa inyong laboratory manual. Okay? Other activity natin nilalagay yung exercises na to. Get again another fingerprint card. Okay? Siguro expert kayo mag-finger dito yan. Okay? Wala na kayong masisira kasi nasubukan nyo na dati. Okay? Print again your fingers. Then try to locate the delta and the core. Hindi naman lahat ng fingers hanapin mo. Okay? Maghanap ka lang ng 5 sa 10 fingers mo. Mamili ka na doon kung anong kukunin mo. Then hanapin mo yung delta at saka yung core. Okay? So you can have your exercises now. Kung meron kayong extra fingerprint card dyan, pwede nyo na itong banatan. Okay? So, banatan nyo na kung may mga fingerprint card kayo, as I have said, para hindi kayo madelay. Print again your 10 fingers. Out of the 10 fingers, mamili ka ng 5 sa mga fingers na naiprint mo at doon hanapin mo ang delta at saka core. Okay? So, that is expected to submit to me later. But, if you have time today, you can do it now para hindi tayo madelay. Okay? So, we will continue next meeting. Ang next clue natin ay delta. Okay? Magic word natin is delta, type delta. Delta, ayan. So, nauna na si Bukaig. Studios si Bukaig eh. Okay? Si, yan, delta. Dito rin si Layugan na. May nakita kong Layugan kanina. Si Layugan is our office yan. So, siya ang our office secretary assigned sa ating opisina. Okay?
Nakikipag-participate din siya. Cum laude ito, okay? Cum laude natin yan. So, sana, okay? Sana. Hindi na, kwan, hindi na maboborilyaso pa. Okay? Si Belinda Layugan. Marami sila ngayong cum laude eh. 13 yata yung nabilang natin eh. 13. Okay. Alright, so I think everybody is type the magic word. Antabayanan ang next lesson natin to be uploaded, lalong-lalo na sa Leia 3. Then after that, within this week, magkakaroon tayo ng self-evaluation, examination sa midterm, ang babanata natin. Okay? So, ganito na lamang tayo. See you again next meeting.